Sa mga nagdaang buwan, mga kabayan, napansin natin ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Bunso dito ng tinatawag nating inflation rate. Hello mga kabayan, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabahon and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel mga kabayan, please don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabahon TV, and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. At yun nga mga kabayan, pag-uusapan natin sa gabing ito ang inflation rate. Ano nga ba ang ibig sabihin ng inflation rate mga kabayan? Yan ang unang-unang paksa natin. At pangalawa, ano ba ang root cause ng inflation rate? At pangatlo na pag-uusapan natin mga kabayan, magbibigay tayo ng example, ay kung ano ang ating gagawin o solusyon para sa inflation rate para maibsan ang ating kahirapan. Yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito. At heto na po mga kabayan, magbibigay po tayo ng ating insight patungkol po sa inflation rate. Unang-una sa lahat, ano nga ba itong inflation rate? Ang inflation rate po ay ang pagbaba ng peso power ng ating currency na peso dyan sa Pilipinas. At ano ba ang ating concept pag sinabi nating pagbaba ng peso power? Halintulad po natin yung pagbaba po ng nabibili ng ating peso. Kunin natin po yung currency ng dolyar. Kapag ka po ang dolyar po ay mataas ang pambili natin, kung bibili tayo ng dolyar, sa isang dolyar po kapag yan ay 54, ang ibibili natin na peso natin, ibig sabihin mataas po yan at mahina po ang power ng ating perang peso. Bagkus kung yan ay mababa, halimbawa ay bibili po tayo ng 50 pesos sa isang dolyar, 50 pesos ang gagamitin natin, ang ibig sabihin po yan malakas po ang value ng ating pera. So ganyan po kasimple ang ibig sabihin. Ang isa pang ibig sabihin po ng inflation rate ay ito po ang pagtaas po ng ating nabibili o ang mga bilihin. Tumataas po ang bilihin pero yung pera natin hindi naman po tumataas. Tulad halimbawa po, kung kayo po ay sumusweldo po ng 10,000 at yan lagi ay binibili nyo, nagkakasya po sa inyong pamilya. Ngayon kung mag-inflation rate po na ngayon po ay 7%, ibig sabihin po ay hindi na po pareho yung value ng pera nyo yung nakaraang buwan kung bibili po kayo ngayon. Kaya yan po ang isang ibig sabihin ng inflation rate. Tumataas po ang bilihin at ang pera natin ay hindi na po sumasapat at hindi naman po tumataas ang ating pera. Yan ang isa pong ibig sabihin ng at ang isa pang ibig sabihin po mga kabayan ng inflation rate, ito po ay kukunin natin po yung sitwasyon po ng import-export. Tulad halimbawa po, ilalagay na lang natin pong example po yung bigas. Import at export po ng bigas. Ibig sabihin kung tayo po ay bumili ng bigas sa ibang bansa at ang gagamitin natin ay dolyar at ang dolyar na ito ay binili natin ng mahal, mas mahigit pa sa 54, ipapalabas natin yung perang yon. So malaki ang ginastos ng ating bansang Pilipinas. At kapag tayo naman po ay nag-ani at tayo naman po ay nag-export, mura po ang ating pagbenta ng ating mga produktong bigas. Kaya yan po nagkakaroon po ng inflation rate. Siyempre malulugi, hindi balanse. Kaya kung titignan mo, may problema sa inflation rate, yung hindi nga balanse yung ating ekonomiya. Kaya nagkakaroon po tayo ng inflation rate. So alam na natin mga kabayan, nagkakaroon po tayo ng idea o root cause kung bakit po nagkakaroon ng inflation rate. Base sa aking mga naibigay na mga example, nawa po ay makita ninyo ang ibig kong sabihin. Ngayon mga kabayan, papasok na po tayo sa root cause ng inflation rate. Ano-ano nga ba itong mga root cause po ng inflation rate? Disclaimer lang po mga kabayan, hindi pa ako expert pero base lamang po sa aking pag-aanalisa, sa aking mga nababasa at sa aking mga nararanasan kasi maski dito po sa Saudi ay nagkakaroon po talaga ng pagmahal ng aming mga bilihin at ang aming mga sahod hindi naman po tumataas. Kaya ito na po mga kabayan, unang-unang ipapakita ko sa inyo ay ang pagtaas po ng presyo ng gasolina. Siyempre kapag mataas po ang presyo ng gasolina dahil dolyar naman po ang mga binibili dito sa merkado, sa sentro ng merkado, dollar po ang pinangbibili. Kasi pag nagtataas yan ay siyempre mga presyo ng mga bilihin ay tumataas din. At kung yan ang root cause, ano pa ba ang isang root cause na makikita mo dyan? Siyempre makikita mo may hindi balanse eh. May dahilan kung bakit po kinukulang po tayo ng supply ng gasolina. Alam na natin, hindi na natin i-mention yung mga nagigera.
Nagigera po itong dalawang bansa, kaya imbis na mag-supply sila sa buong mundo, hindi sila nakakapag-supply dahil nga nagigera sila. Kaya limitado lamang ang nagsusupply ng mga gasolina o mga langis sa buong mundo. Kaya tama po mga kabayan, ang isang root cause po ng inflation ay ang law of supply and demand. Kasi sa ngayon po ay kakaunti po ang sinusupply na gasolina, kaya mataas po ang presyo. At kung nagkataon naman po na marami po ang mga gasolina na sinusupply, ang presyo po ay bumababa. Kaya isa yan po ang isa yan pong tama at isang pong katotohanan na ang law of supply and demand ay isang sanhi po ng inflation, lalong-lalo na sa ngayon. Ano pa ba ang isang example po ng inflation, ng cause ng inflation? Kaya nagkakaroon po tayo ng inflation sa ngayon. Minsan, ang isang example po ay ang high cost of production po, mga kabayan. Kukunin na lamang po natin, mga kabayan, yung agrikultura, dahil yan lamang po ang talagang alam ko po, kasi isa po kaming agriculture. Siyempre, mga kabayan, kaya tumataas po ang presyo ng ating mga bilihin patungkol po sa bigas, kung tayo po ay bibili ng ating bigas. Ito po kasi ang nangyayari, mga kabayan, yung cost of production. Kung ang isang agrikultura po, ang isang may-ari po ng mga sakahan po, mga kabayan, ay mataas ang kanilang pansahod sa mga nagtatrabaho at mataas po ang presyo ng mga abono, siyempre pagkaani nila ay siyempre ang gusto rin nila po, mataas din po ang presyo ng kanilang pagbenta. Which is, pag nakikita mo yan, mga kabayan, eh, dadalhin natin sa solusyon mamaya, dahil kung anong mga dapat mong gawin para mapababa mo yan. Dahil pinapakita ko lamang po yan na mga example base po sa aking eksperyensa at napag-aralan ko rin po, mga kabayan. At yan ang pinaniniwalaan ko na isa na sanhi po ng cause ng inflation po natin sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Kasi hindi lamang po tayo yung agrikultura. Kaya sana, mga kabayan, nakita ninyo yan na isang cause, at sana po ay magkaroon po tayo ng insights. Ngayon, pasok naman po tayo, mga kabayan, kung ano ang mga dapat nating gawin, paano natin labanan ang inflation. Siyempre, unang-una sa lahat, mga kabayan, ang aking suggestion para malabanan natin ang inflation. Una ay pag-isipan mong maigi kung mayroong kang pera. Huwag yung bili ka ng bili. Pagka may pera ka na, ang unang-unang gawin mo, inotes mo na yon. Tignan mo kung anong pangangailangan ng pamilya mo. Tignan mo kung ano ang dapat mong bilhin. Bilhin mo na lahat ng iyong mga pangangailangan bago pa yung luho natin. At yan ang dapat nating gawin. Yan ang unang-unang solusyon, mga kabayan. Pangalawa, magbawas ka, mga kabayan. Magbawas ka ng iyong konsumo kung alam mo na mataas ang binibili. Dahil kinakailangan mong pagtamahin yung pera mo sa susunod mong income. Kaya yan ang isang solusyon. Kasi alam natin meron namang mauutangan, pero kakaunti ngayon ang nagpapautang, sa maniwala ka o hindi, mga kabayan, kapag ka ganito na mataas ang inflation, kakaunti lang din naman po ang magpapautang. At siyempre ikaw din ay mag-iisip ka din kung uutang ka o hindi, kasi baka mamaya bibigyan ka ng mataas na interest. Kaya yan ang isang solusyon, mga kabayan, na alam na po natin yan. At ang pangalawa, mga kabayan, tayo po ay maghanap ng extra income, mga kabayan. Importante po yan, mga kabayan. Tumingin po tayo sa ating paligid kung ano yung mga dapat nating gawin. Ngayon, ang masasuggest ko, mga kabayan, na sure dahil ako po ay isang Ilocano at magsasaka, syempre, kailangan mong magtanim ng mga gulay mo. Kung araw-araw ka naman bumibili ng gulay, bakit hindi ka magtanim? At kung araw-araw ka naman kumakain ng itlog o mga manok, bakit hindi ka mag-alaga? At syempre, pag sinabi ko na magtanim at mag-alaga, kalakip doon yung pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong pag-aalaga. Para sa ganun ay magtagumpay ang iyong mga iniisip, at yung pag-aalaga mo ay magkakaroon ng bunga. Yun ang ibig kong sabihin, hindi yung basta mag-alaga ka na lang. At yan ang dapat mong gawin. At dagdagan mo, kabayan, kung kayang-kaya mo, yung mga bata ngayon, ay kung kaya nilang mag-dropshipping o mag-affiliate marketing, gawin nyo po yon, dahil napaka-importante po yung mga solusyon po dito sa kinakaharap natin pong inflation rate. At pangalawa, talagang disiplina po talaga. Yung ating mga self-glorified, saka na lang po yon, mahirap po yon kung inuutang mo yung pang-pabirthday mo o kung inuutang mo yung panglibre mo dyan, ay iwas-iwasan natin dahil ang dami pong nagugutom ngayon.
At yan lamang po ang aking masasabi sa gabing ito, mga kabayan. Nawa ang vlog kong ito ay nakatulong po sa inyo. Disclaimer lang po, hindi naman po ako expert sa mga bagay na ito. Pero ang mga sinasabi ko po ay nakabase po sa aking naranasan at na-research at ina-analyze ko po ang mga binabasa ko po. At muli, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabao nang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay masenso. At ako po si Mr. Bernard Gabao nang nagsasabi sa inyong, God bless you po.